Hi guys! Welcome to my channel! At ngayon, i-discuss na natin ang pagkuha ng Japan visa for Filipinos. So, ang video na to ay magpo-focus sa tourism purposes na pagkuha ng Japan visa. So, unang-una, saan ba tayo kumukuha ng Japan visa? So, ang Japan Embassy, hindi na sila tumatanggap ng walk-in applicants. So, dapat sa travel agency ka na dediretso. Merong mga accredited travel agency si Japan Embassy. So, I will list it down sa description box para makita nyo kung sino yung mga accredited. So, for us, ang ginamit namin is yung travel agency ni Relly Tours. So, sa South Mall kami kumuha nun, 950 pesos lang yung fee nila. Yung iba kasing travel agency, mas mahal yung charge nila. So, you can check out yung Relly Tours. So, ano-ano nga ba yung requirements? So, start na natin. Unang-una, syempre, yung Philippine passport. Yung passport dapat valid pa. Dapat wala tong sira, walang punit, dapat walang damage, dapat in good quality pa yung passport natin. Syempre, yung validity, paano mo mamalalaman kung valid pa yung passport mo? Dun sa labas ng passport mo, meron dong validity. Take note lang ha, kapag 6 months na lang yung validity ng passport mo, hindi ka na makakaalis ng bansa kasi dapat more than 6 months pa siyang valid. So, dapat lagi nyo i-check yan kasi may instance yung father ko before pupunta sana siya ng Singapore, kaya lang yung passport niya less than 6 months na, so hindi na siya pwedeng umalis ng bansa. So, next naman, syempre yung application form. Ang application form dapat A4 yung size. Pwede nyo siyang i-print from Japan Embassy website. Lagi ko rin sa description box para i-click nyo na lang. So, dapat yung form nyo, pag walang sagot yon, NA, yung mga not applicable sa inyo, lalagyan nyo sa lahat ng NA. Bawal kasi dun yung may blank. So, dapat syempre maayos yung pagsusulat. Pag in case na hindi may iwasan na may bura talagang magagawa, i-cross out nyo lang siya ng isang line and then isusulat nyo yung tama. So, wag nyo siyang super ibuburahin ng ganyan. Dapat isang cross out lang siya. So, syempre, gamitin nyo rin yung black ball pen para mas okay. So, pangatlo, yung picture, yung photo ID. So, ang size nito is 4.5 cm by 4.5. So, dapat white background. And also, take note, dapat within 6 months yung pagkuha ng picture. Hindi pwede yung luma ng picture. Dapat recent photo. So, pag pumunta naman kayo sa mga picture city, ganyan, sabihin nyo lang sa kanila na for Japan visa. Alam na naman nila kung anong size nun, kung anong mga kailangan. So, syempre, pag nag-picture ka, dapat wala kang accessories, walang dapat naka-ano yung buhok mo, ganyan, malinis. Dapat hindi ka rin naka-smile. Walang reaction yung face mo. So, sa likod ng photo, lalagyan mo din siya ng pangalan mo. So, pag sa travel agency naman, meron naman sila doon pandikit. Mas maganda doon ka na lang mag-gumamit ng pandikit. Kasi may mga pandikit na madaling matanggal pag tumagal eh. Para ma-sure, doon ka na lang sa travel agency. So, pang-apat is yung birth certificate. Ang birth certificate din, may time din sila. Gusto nila within 1 year mo kinuha yung birth certificate from PSA. So, dun kasi sa ilalim ng birth certificate, meron dun date kung kailan nakuha. Hindi pwedeng yan yung unang-unang birth certificate na nakuha mo sa buong buhay mo, okay? Dapat bago lang siya. So, ang makare-recommend ko sa inyo, kumuha kayo sa SM kasi doon mas less yung hassle kasi mas maunti yung pila, hindi mainit, hindi tulad pag pumunta ka sa NSO, daming tao. So, doon nga lang, 1 week yung process. So, mas maganda, ayusin mo na siya ng mas maaga. Then, may fee lang siya na 25 pesos for processing fee. So, next naman ngayon is yung marriage certificate. Syempre, yung marriage certificate, para lang to sa kasal. Huwag kayong maghanap kung hindi pa kayo kasal at baka isipin nyo saan kayo kukuha nun, okay? Dapat yung marriage certificate din is PSA din. And within 1 year din. Kasi kung matagal na kayong mag-asawa, meron kayo nun dati, dapat kumuha pa rin kayo ng bago. So, next naman is yung daily schedule. So, paano ba gawin yung daily schedule? May format si Japan Embassy kung anong itsura ng daily schedule. Parang ganito siya. Ayan siya. So, yung daily schedule na yan, nakalagay dyan yung date, tapos yung activity, and yung contact number. Sa taas na part niyan, dyan yung ilalagay kung sino yung pupunta. So, pwede ilagay nyo yung pangalan nyo, pwede yung pangalan nyo, and others, kasi kung marami kayong pupunta. So, dun sa date, ilalagay nyo yung pagdating nyo. Then, sa ano naman, dun sa
next column naman, dun yung ilalagay kung saan ba yung mga pupuntahan niya sa araw na yon. Hindi kailangan detailed kung ano yung oras ng pupuntahan niyo tong shrine na to or yung temple. Ang important lang is kung saan-saan ba kayo pupunta. And dun sa contact number, nung umalis ako, ang nilalagay kong contact number is yung contact number nung hotel or nung Airbnb owner. Kasi syempre, wala naman tayong number in sa Japan. So, ito yung pwede nyong ilagay. So, ililist daw nyo dyan yung mga pupuntahan nyo, yung everyday. So, hindi pwedeng sa isang, bawa, November 20. Hindi pwedeng November 20, dalawang table siya. Dapat per table, isang date lang siya. So, lahat ng pupuntahan mo, nandun na sa isang table. Ililist down mo lang naman kung ano yung mga pupuntahan mo. So, yan, ganyan siya. So, ang next naman is yung bank certificate. Ang bank certificate dapat din is within 3 months lang. Hindi pwedeng matagal na yung bank certificate mo. So, dapat din yung bank certificate mo, ang maganda is matagal mo na siyang account, hindi newly open. Kasi reason din to para hindi ka ma-approve sa visa kapag kaka-open lang nung account mo. Kasi karamihan ng bank cert nakalagay doon kung kailan na-open yung account. So, maganda, syempre, yung account mo is matagal na. And syempre, maganda kasi kung may bank cert ka, magdala ka na rin ng bank statement for supporting details. Kasi doon makikita sa bank statement kung gano'n na ba katagal yung laman ng account mo, kung ano yung transaction history mo, kung lagi ka ba nagde-deposit. Kasi pag nakita nila doon na yung deposit mo is same day nung kumuha ka ng bank cert, syempre parang bakit ka nila i-approve? Ibig sabihin, saan mo ba nakuha yung pera? Baka hiniram mo lang. Kasi ang gustong malaman ni Japan is kung meron ka ba talagang capacity na makapag-travel. So, wala kasing definite na sinasabi kung magkano ba talaga dapat ang laman ng bank account para ma-approve ka. So, may nagsasabi na dapat daw at least 10,000 pesos per day. Kung 5 araw ka sa Japan, at least meron kang 50,000 pesos. So, reasonable naman yun kasi medyo pricey ng konti sa Japan. So, gusto lang naman nilang ma-sure na meron ka talagang capacity na pumunta sa bansa nila. So, kung 10 days kayo, so, dapat may 100,000 ka. Kung dalawa kayo, so, dapat 200,000. So, ito hindi to nakalagay sa website nila. Okay, this is just parang nire-recommend ko lang to make sure na at least ka-approve yung bank cert nyo. Okay? So, next naman is yung ITR. So, siyempre, kung employed ka, meron kang ITR or yung form 2316. Yan ay isasubmit nyo din. Yan lang yung photocopy. Lahat ng sinabi kong requirements kanina, lahat yan should be original. Pwera lang yung ITR. Yung ITR, kung 2018 ngayon, ang isasubmit nyo is yung 2017 ITR 2316. Doon nakalagay kasi kung magkano yung sinweldo mo sa buong taon. Tapos, bukod dito, pwede ka rin mag-submit ng supporting docs. Kasi syempre, gusto mong ma-sure na ma-approve ka. So, every time na nag-a-apply ako ng Japan visa, lagi ako nagsasubmit ng Certificate of Employment. Kasi malaki din na madadagdag doon na makikita nilang may trabaho ka sa Pilipinas. Ang reason din kasi kung bakit hindi minsan na-approve is kasi walang pinangahawakan si Japan Embassy na babalik ka pa ng Pilipinas at hindi ka mag-TTNT. So, pwede rin kayong kumuha ng Certificate of Employment. Syempre, yung Certificate of Employment, dapat at least 3 months din siya. Ano pa yung mga supporting docs na pwede nyo i-submit? So, pwede rin kayong mag-submit ng airfare. Kung nakapag-book na kayo, pwede rin kayong mag-submit nun para lang makita nila kung yung tunay nyong alis na babalik talaga kayo. Pwede rin kayong mag-submit ng hotel reservation. Pwede nyong i-try yung booking.com. Meron silang mga hotel reservation na hindi mo pa kailangan magbayad. Na need mo magbayad mga 10 days before ka dumating doon. Yun, pwede nyo i-try yun para meron din kayong supporting kung saan ba talaga kayo titira. Kasi dun nga sa daily itinerary, ilalagay nyo kasi dun kung saan kayo magstay. Syempre, para meron kayong mapagkunan ng address at ng contact number, pwede na kayong mag-pre-book sa booking.com. So, yun yung mga kailangan. So, what if hindi ka employed? Wala kang trabaho? Housewife ka? So, kung kasama mo naman yung husband mo, okay lang yun kasi syempre may marriage certificate, makikita nila na may asawa ka na yun yung magsusupport sa'yo. Pwede siyang gumawa ng guarantee letter para ginagarantee niya na ikaw talaga ay isusupport niya sa Japan. Tapos, proof of relationship. So, kung kasal kayo, syempre may marriage contract
And kung anak ka naman niya or mother mo siya, may birth certificate. So, yun yung proof of relationship. And syempre, kung sino man yung guarantor, siya yung magpo-provide ng bank cert at nung ITR. So, take note ha, dapat A4 size yung mga documents. Syempre, pwera lang yung mga bank cert kasi hindi nyo naman kontrolado kung anong ibibigay ng banko. Pero yung mga kaya nyo i-control, like the application form, A4 ang size. So, nung kumuha ako sa Rally Tours, ang processing time kasi nila is 3 to 5 days. So, yung una kong visa is around 5 days siya kasi first time. Pagka second time mo na or yung succeeding, mas mabilis na siyang ma-approve kasi meron na silang pagbibisan. So, yung sunod ko, 3 days lang nakuha ko na. So, ang second time ko na kumuha, nag-grant na ako ng 5 years multiple visa. So, meron ding extra form na pini-fill out para magkaroon ka ng multiple. Ito yan. Yung multiple visa na yan, may mga i-check ka sa upper part kung saan, ano yung mga criteria mo, bakit kanila i-approve as multiple entry. So, meron dyang part na dahil nakapunta ka na sa Japan before or nakapunta ka na sa other G7 countries or pwede rin dahil may financial capacity ka. Merong na-approve ng Japan visa for multiple kahit first time nila kasi malaki yung capacity nila na kaya nilang bumalik-balik sa Japan. So yun guys, ang mga kailangan para makakuha ng Japan visa. I hope natulungan ko kayo and nalinawan kayo kung paano nga ba ma-approve. So kung nakatulong ako sa inyo, please hit subscribe button para maabangan nyo yung sunod kong vlog about sa first travel ko sa Japan wherein nakagastos ko lang is 15,000 pesos all in. So please click on subscribe button, okay? Thank you!